You know, welcome back to my channel. For today's video guys, balikan lang natin ang mga winning moments ng ating dalawang champion sa Black Wall. At panoorin natin kung paano sila nanalo. Ang mangyayari nito ngayon, babae versus lalaki. Men and Women Elite Road Race Category. Andyan ang ating idol na si Jermaine Prado at si Junelle Carcueva. Si Junelle pala guys, siya ang ating champion din last year, 2022. So ngayon nagkaroon siya ng back-to-back championships. Siyempre, para umpisahan na natin, ladies first muna. Balikan natin yung mga moments na nasa Black Wall sila. So ayan guys, kung napapansin nyo, nangunguna dyan si Champ Jermaine Prado. Nakapeloton sila pero ilang players lang sila dyan. Hindi pa ganun kalayo ang distansya nila pero nangunguna siya dyan. Walang ibang nanguna kundi siya lang. Gapang-gapang man guys pero tuloy-tuloy pa rin ang padyak niya hanggang makarating siya sa finish line. Samantalang yung mga sumunod sa kanya na peloton basag-basag na sa parting yan bago mag-Bridge of Hope ng Black Wall. At pagkaahon niya ng Bridge of Hope, dyan na nag-umpisang nag-breakaway na siya. Wala nang ibang sumunod sa kanya. Ayan ang mga winning moments ng ating champ, idol Jermaine Prado. Sa 104 kilometers, nakuha niya lang ng 3 hours 22 minutes and 0.04 seconds ang buong ruta. Yan ang ating gold medalist si Jermaine Prado sa Women Elite Road Race Category. Ayan ang ating mga winners sa Women Elite guys. Punta naman tayo sa Men Elite. Ito yung parting Black Wall. Meron ng pinulikat dyan. At meron na ring sumuka dahil sa tindi ng pagod at laspag. Ang ating champion guys na si Junelle Carcueva. Hindi man siya yung nauna dito sa pag-ahon sa Black Wall. Pero sa kategory niya na Men Elite, siya naman ang nangunguna. Nauna umahon sa lahat si Julius Tutod ng De Reina na team pero number 4 lang siya sa men under 23 category. Sumunod sa kanya ang ating champion na si Junelle Carcueva. Kahit gapang-gapang man yan guys, pag-ahon dito hanggang makarating doon sa Bridge of Hope dito sa Black Wall. Hindi pa rin matatawaran guys pagdating sa taas. Biglang nag-break away itong ating champion na si Junelle Carcueva. Back-to-back championship to guys kasi last year siya din ang nanalo sa kategory na to. Mas mahaba ang tinakbo ng mga lalaki guys kasi umabot sila ng 120.85 kilometers. Pero sa huli, tinakbo lang nila ito ng 3 hours ang isang buong 120 kilometers na yan. Mas mahaba yun guys kasi sa mga sa mga babae kasi 104 kilometers lang ay sila nadagdagan sila ng 16 kilometers. So ayan na guys, ayan na si Junelle Carcueva. Malapit na yan doon sa palabas ng Black Wall, ilang kilometro na lang bago ang finish line, nag-break away na siya, wala na siyang kasunod, nag-solo na lang siya diyan. Kahit si Julius Tutud kanina na nauna sa pag-ahon, naiwan niya na rin doon sa baba. Natibag ang buong peloton pagdating nila sa ahon sa Black Wall. Kanina yung mga tumakbo na sa 100 plus silang lahat, 'di ba? Ngayon halos itong mga nangunguna na lang ang makikita natin. Yung iba nasa hulihan na. Halos karamihan sa kanila.
si Janelle Carcueva ay galing pa ng Cebu. So eto na nga guys, yung winning moment pagdating dito sa finish line ni Janelle Carcueva. Congratulations Janelle, Pride of Cebu City! Congratulations pa rin sa inyong lahat. Proud na proud kami sa inyo. Hindi basta-basta yung ginawa nyo guys. Mahirap talaga ipagkumpara ang lakas ng babae at lakas ng lalaki. Pero kung ano pa man yan, lahat sila panalo. Congrats sa ating dalawang champion, Jermaine Prado at si Janelle Carcueva. For more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!